Napailing si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalaw sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos kaugnay ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa labi ni Marcos Sr. Ipahuhukay umano ito ng bise kung hindi titigil ang mga Marcos sa gitna ng iringan nila. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa kanyang pagdalaw sa puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa mga taga-suportang inilalarin ang kanyang ama. Pagka meron tayong patay nakalagay dyan, RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Pero ang pagkakahimblay ng kanyang ama doon, naging paksa ng mga pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Kaya ngayong undas, tinanong ko tungkol dyan ang Pangulo. I'd like to ask of your thoughts about the statement made by the Vice President about the remains of your father. November 2016, nang ilagak sa libingan ng mga bayani ang mga labi ng nakatatandang Marcos. Inabot muna ng halos 3 dekada bago yan nangyari. Ilang buwan matapos maupo sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabilayan ng mga petisyon para harangin ito sa Korte Suprema. Ito rin ang isa sa mga basehan ng alyansang Marcos Duterte, pero sa mga maanghang na salitang binitiwan ng bise, tuluyan na nga bang nabasag ang alyansa? Sagot ng Pangulo. Let's talk about it some other time. Kasama ng Pangulong Dumalo sa puntod ni Marcos Sr. ang ina at dating First Lady Imelda Marcos. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Horas.